Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Titiwala ako sa iyo. Oh, sa kanyang puso! Hindi ka naman natakot na malaking pangalan ang iyong love interest. Hindi, nag-start po kasi yun nung nagka-practice po kami rito. Mm-hmm. Tapos after po ng practice po namin, yung lahat po ng mga katrupo ko, nagsiwian ako, nagpaalam po sa kanya. Tapos ako naman po, nagpaalam ako sa Facebook. Sa Facebook. Oh. Sabi ko, bakit hindi personal nagpapaalam ito? So ako sinukuhin ko nga, sabi ko. So nung sinabi niya lang, Mami, paalam na rin po ako. Tapos sabi ko, ay hindi ka pwede umuwi. Wala akong katabi mamay gabi. Started with the joke. Oh. Tapos he came to me. Tapos sabi niya, Mami, totoo po ba talaga na ayaw mo ako umalis? Sabi ko, totoo, wala akong katabi. Ginanong ko. Naging tampulan ng tukso at pamumutya ang pakikipagrelasyon ni Mystica sa kanyang talent na si Kid. 45 taong gulang si Mystica. Samantalang 23 taong gulang lamang si Kid. Ano naisip mo ba yung Mystica na mas matanda pa yung panganay mo? Sa kanya naisip ko, of course, natakot mo ako. Oo. Kasi ang number one dito na magiging judgment nila sa akin, ano ba to? Para bang si Mystica wala man lang delikadesa, pumatol ng bata na mas bata sa anak. Iyon ang number one ko, may kinatakot ko. Ano ba ang pinakamasakit na narinig nyo na tungkol sa relasyon ninyo, Kid, ikaw? Yung mga narinig ko po sa ibang tao, madali po sa mga kaibigan niya, mga friends na loyal po. Kumbaga against po sa amin dalawa. Sinasabi nila kasi gusto lang kami daw sumikat o kaya gusto lang daw yung pera ko or whatever. Hindi naman po na. As a matter of fact, I have entrusted in my money. Siya yung bumibilang, siya yung nag-withdraw lahat. Para sa akin, I have to trust him now. I have to find out now if this guy can be trusted. Di po ba? So yan naman po ang nakita ko sa kanya. Never ko siyang nakita na talagang, alam mo na kung minsan, pag yung pinagkatiwala ko. Hindi siya bilmoko, guys. Ay, hindi po. Noong nakaraang Marso, muling nagbalik loob si Mystica sa kanilang relihiyon bilang isang Sabatista. At nito lamang 15 ng Abril, ikinasal si Mystica at Kid sa isang seremonyang sibil sa isang hotel sa Quezon City na dinaluhan ng mga malalapit na kapamilya at kaibigan. Mula dito sa kanilang bahay sa Quezon City ay balak nila Mystica at Kid na tumira na lamang sa Nueva Vizcaya at doon simulan ang itinuturing nilang ibang klaseng pamumuhay bilang bagong mag-asawa. Masaya ka, Mystica, sa lahat ng mga desisyon mo sa buhay mo? Yes, I'm very happy po. Kasi as of now, lalo na at willing na kami isuko na lang yung buhay namin sa Lord. So, ang balak na po namin ngayon, pupunta na sa promise, magpapatayo kami ng sariling simbahan. Mag-start tayo uli doon sa bundok, magtanim tayo, magtanim ng puno, magtanim ng vegetable. I'm sure na makakaahon din tayo. Yun ang sabi ko, and he's willing to do it with me. Ibang klase ang mga karanasan at natutunang leksyon sa buhay ni Mystica. Bakit sa'yo ko nadarama ito? At sa bagong kabanata ng kanyang buhay ngayon, isang matatag at kontentong Mystica ang handang harapin ang kanyang kinabukasan, kapiling ang kanyang mga bagong inspirasyon sa buhay. Bakit ibang klase ang aming mga kwento ay dahil siyempre sa ibang klase nyo ring suporta sa aming programa. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitana at kakambi, Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing Linggo ng gabi. Ito ang Rated K. Ito
naman ang buong buo dahil napakahirap po talaga ng mag-impose ng programang tulad ng Rachel.